Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Balitaan ng Bayan TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang. Grabe ang nangyari kay Romualdez. Kumpirmado na, Press Marcos Padilla. Di makapaniwala. At yun, i-play na natin kung ano nalaman ito mga kabalita. Uusapan natin, ito po nagsalita na po si Speaker Romualdez. Kung siya ba ang tinatawag na tambalos natin. Nagsalita na po si Speaker Romualdez tungkol po dito sa issue ng pagtatangka di umano ng kudita, no? Sa kanya, laban sa kanya, no? Ni dating President Gloria Macapagal Arroyo. At ayaw, no, trouble in paradise. Talaga bang nagkakagulo na ba ang unity? Yan po ang tampok na ano natin, no? Tampok po yan sa lahat po ng pinag-uusapan ngayon sa social media. Nagbubunyi po ang mga kakamping, ang mga dilawa. At yung lahat po ng ano, parang nagpapahiwatig po ngayon. Lahat po ng kumukontra kay Pangulong Marcos ay para nagpapahiwatig po ngayon na sila po ay kumakampi. Wala kasi medyo pumapanig kay Inday Sara Duterte, Vice President ng Pilipinas. Kung paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na! Inamin na po ni... Inamin po nito ni Speaker Romualdez. Inamin po ni Speaker Romualdez yung mga sapantaha po na nagkaroon nga ng pagtatangkang kudita na siya ay patalsikin dito sa kamara, no, bilang speaker. Dito po sa sinabi niya ngayon sa dyaryo ngayon, Speaker Romualdez said on Sunday, order has been restored in the House of Representatives and that moves to destabilize the chamber had been nipped in bud. No? So, ibig sabihin, na-avert nila yung pagtatangkang siya ay ikudita. So, umamin na po. Kaya lang, siyempre, hindi sila nagbabanggit ng pangalan na si GMA ang involved dito. Hindi po sila, naunahan na sila ng reaction ni GMA. Naunahan na sila ng pagsabi. Kumbaga, mahina itong ano eh. Yung action kasi nila, parang napalabas kagad ng grupo ni GMA na walang ano eh, no? Walang basehan yung paghihinala kay GMA na namumuno siya ng destabilization o particular ng isang kudita. Mahirap patunayan. Parang lumalabas ngayon na parang napaka-amateur ni Romualdez tungkol dito sa how he react, no? Overreaction. Kumbaga, parang nakakatakot maging leader si Romualdez kasi nauunahan niya tapos over po yung kanyang pagre-react sa mga sitwasyon. Diba? Nariyan po yung dinumot niya kagad si Gloria Macapagal Arroyo. Kumbaga, napaka-harsh, no? Samantalang totoo naman na pag nariyan ka po sa speakership o pagiging ano po yung tinatawag nating Senate President o Speaker of the House, ano po yan eh. Dahil hindi naman po kayo inelect bilang Speaker, hindi naman po kayo inelect bilang Senate President. Nakadepende po yan sa mga miyembro, di ba? Sa mga miyembro nyo, yung inyong pagiging leader. Kaya wala pong fixed term, di ba? Kaya po, ine-expect po yan ng sa isang batikang Speaker, katulad nila Jody Benicia o yung nauna pa sa kanila yung katulad ni ano nung araw ni si Ramon Mitra, sino pa ba yung mga magagaling na humawak ng kamera, alam po nila i-handle yan, no? Lagi po yung metret kasi nga lagi pong kinakailangan mo na i-maintain yung iyong leadership, no? Panapanahon may magcha-challenge niyan.
Pero yung dinimot mo, yung hindi mo pa nga napapatunayan na meron talagang kudita, eh hindi mo alam yung epekto. Parang napaka masuwista ng ganun eh, no? Ang karaniwan po sa House of Representatives, unlike po sa Senate, karamihan po sa House of Representatives, magtapatan na tayo. Lagi pong involved dyan yung basbas ng Pangulo, no? Karamihan po sa mga House Speaker, laging may basbas ng Pangulo yan. Eh ikaw ba naman, Speaker Romualdez, sa tingin mo ba na wala na yung basbas sa'yo ng Pangulo ng Pilipinas? Eh pinsang ganyan eh, kasakasama ka lagi sa lakad niya. Sa lahat yata ng pag-abroad ni President Bongbong Marcos, kasakasama naman to si ano, kasama naman to si Romualdez, di ba? Bakit parang hindi ka ba ano, hindi ka ba kampante na ikaw ay sinusuportahan ng pinsang buo mo? Pinsang buo niya si Pangulong Marcos eh. Ang problema, hindi mo alam yung consequence na po pwede, di ba? Hindi mo alam yung mga na napakalakas ng kaalyado ni GMA. Hindi naman po inaamin ni Inday Sara Duterte na yung dahilan niya ng pagre-resign sa CMD eh dahil nga dito sa kaguluhan na to, no? Yung ang point ko lang, hindi mo ba kaya na walang demotion na magaganap, na maawat mo yun, na hindi naman lantad, di ba? Hindi naman yan, wala namang botohan na naganap. Yan, kumbaga, napaka-natural lang. Ha? Natural lang na ano, na lagi namang kina-challenge yung mga speaker sa lahat po ng ano, ha? Sa lahat po ng presidente. Ako, sa totoo lang, ikaw yung pinakamalakas yung kapit sa presidente sa lahat po na nag-speaker. Pinsang buo ka eh. Ngayon, kung may insecurity ka pa sa pagiging pinsang buo mo ng presidente, na insecure ka pa sa pagiging House Speaker, eh mahirap po yun. Di ba? Dapat yan, cool under pressure lang. Ayun po yun eh, yung buwelta. Yun po ang hindi nila in-expect. Marami po nagsasabi na yung moves niya na pinoprotektahan niya yung pagiging speakership dahil sa totoo lang, marami naman po talaga na nanawagan ng Romualdez for presidency. Ito po problema ng mga ka-unit team natin, eh, no? ito pinoproblema ko sa ka-unit team. Nakalimutan yata nila. Ang unit team po yata sa kanila, real talk lang ha, pag hindi po kayo to, wag po kayo mag-react. Pero kung kayo to, syempre masasaktan kayo sa sasabihin ko. Ang unit team, as if you know everything. Eh, wala kang pakialam sa akin, Kim USA. Huwag kang makialam. Gusto mo mag-vlog ka rin. Eh kung ipapakita po namin sa vlog namin na wala kaming kaalam-alam, hindi na po kami magbablog. Ang really, alam niyo po, kaya kami nagbablog. Meron po kaming ideya. Meron po kaming channel. Yung paniniwala namin, pwede naming sabihin sa channel namin. Kung mo sasabihin na as if you know everything, hindi ko po sinabi na alam ko ang lahat. Yung pong unit team, no? Hindi po one way yan. Hindi po yung sana maintindihan to ng mga ka-unit team namin. Kami yung sumama kay Inday Sara, kami yung mga supporter ni Inday Sara na sumusuporta kay BBM, no? Pero hindi po one way yung unit team. Hindi po for the seat. Ito po kasi yung nagkaroon ng pagkakamaling pananaw tong mga ka-unit team namin, no? Ang unit team po, kalimutan nyo na iba. Mag-direktahan na po tayo. Ang unit team po, Marcos na nire-represent ni Pangulong Marcos at Duterte na nire-represent ni Sara Duterte. Okay. Ang unit team po, hindi po one way na yung Duterte susuportahan yung Marcos. Tapos, pag natapos yung term ni Marcos, bubuwagin na yung unit team. Bahala na yung Duterte. Maglalaho uli yung maghanap uli ng patatakbuhin yung mga Marcos. Hindi po ganun ang unit team na alam namin. Kaya po tiwala po kami, no? Tiwala. Para maunawaan nyo po kung bakit ganun yung reaction, sasabihin nyo naman ang arte-arte, no? Bakit nag-resign sila sa lakas CMD? Oh, kasi nga po, nagsalita na nga si Sara, di ba? Do not be tambaloslos. Ano yung sinabi niya ulit? Sa iyong ambisyon, do not be tambaloslos, di ba? Oh, alam niyo na yan kung sino yung tinutukoy niyan. Ang point lang namin ganito. Sana kung naka-unit team kayo, hindi one way, no? Sana kung
naki-unit team kayo. Si Bongbong ang presidente ngayon, Vice President si Sara, okay tayo, unit team tayo. Pero pagdating ng 2028, ina-expect naman namin na sumuporta si Sara kay Bongbong Marcos. So suportahan naman ni Bongbong in return si Sara bilang presidente. Diba? Unwritten yun. Walang, hindi nakasulat yun. Pero ganun po yung give and take po ang unit team. Ngayon, kung ang iniisip nyo, ang unit team ay susuporta lang po si Sara kay... Susuporta lang po si Sara kaya Bongbong. At pagdating ng 2028, hahanap na naman yung mga Marcos ng kanilang susuportahan at hindi po si Sara. O anong uri ng ano yan? Ng pakikipag unite yan. Unification nyo lang. Kumbaga, suportahan nyo kami. Pero pagdating ng 2028, maghanap kami ng bagong susuportahan, ganun ba yun? At yun na nga naging pahayag ng ating kabalitang si Badong Aratilis nga, mga kabalita natin, na kung saan ang unit team ay mananatiling unit team, na kung saan nga itong ating Pangulo ay nakasuporta, syempre, dapat sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte nga. At syempre ang unit team ay ang suporta naman ng ating Vice Presidente nga ay dapat lang din kaya Pangulong Marcos nga, sapagkat ang unit team talagang ay kailangan na bigayan, mga kabalita natin, na kung saan sa pagkapangulo nga, sa susunod na pagkapangulo, dapat ang suporta syempre ng ating Pangulong Marcos dito nga kaya Vice President Sara Duterte nga. Yan syempre yung talagang kaganapan o magiging ganap nga syempre sa pagtapos nga ng term ng ating Pangulong Marcos, mga kabalita natin, at hindi yung iba na kung saan ito yung mga nag-aambisyon na kung bakit nga tila ba itong si VP Sara yung inis o yung pagkairita o yung galit nga sa mga nagnanais ng mataas na posisyon ay napakaaga pa para syempre napagkaabalahan syempre yung ating mga kababayan o yung sambayan ng Pilipinas nga o yung sambayan ng Pilipino nga, mga kabalita natin, yan ang nais niya nga tutukan at syempre pagsilbihan at paglaanan talaga ng oras at hindi yung maagang pamumulitika nga, mga kabalita natin, yan yung nais ipabatid sa atin na kung saan yung mga supporters syempre dapat ng Marcos kung talagang ay maka-unit team talagang dapat sumuporta kung sino naging katandem ng ating Pangulong Marcos nga. Ika nga ng ating kabalitang si Badong Aratilis, hindi yung kung saan-saan pang daan, no? May iisang tahak o may iisang daan lang na gagawin mula sa pagkapangulo nga ni Marcos, syempre sa pagka-vice presidente rin ni Sara Duterte nga, mga kabalita natin, iisang tahak lang kung sino syempre yung naging kapartner ng ating Pangulong Marcos at yun nga ang dapat suportahan. At ito nga si Vice President Sara Duterte nga siyempre sa pagtakbo niya bilang Pangulo sa susunod nga na eleksyon, mga kabalita natin, sa 2028. Dapat talagang maging presidente, siyempre, si VP Sara sapagkat yan ang talagang sumuporta ng todo, siyempre, sa ating Pangulong Marcos. At hindi rin naman natin siyempre masisisi yung ayaw kaya Sara Duterte sapagkat nga, mga kabalita natin, talagang may ganun, talagang may mga kontra sa mga pagnanais o nais na ilatag nga rin ng ating vice presidente sa kanyang nais gawin din sa Pilipinas bukod sa ginagawa nga ng ating Pangulong Marcos na kung saan talagang ay magpapatuloy at tuloy-tuloy syempre yung mga proyekto at mga plano ng unit team sapagkat isang unit team nga kung ano ang unit team, kung ano yung naging plano, syempre itutuloy-tuloy yan ng ating Vice Presidente at madadagdagan syempre yan pag talagang nagtutuloy-tuloy yung tahak nga ng unit team o iisang daan lang ang nais patunguhan. At yun lamang, mga kabalita natin, okay na lang, bahalang magkomento sa ibaba na nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Balitaan ng Bayan TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang inyong WB hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.